Pag binasa natin yung gospel, si Jesus Christ nagpapagaling, di ba? Ngayon ang tanong, eh sa atin naman na kunyari wala si Jesus physically. Eh siyempre sa kwento ng Bible, mayroon 'yon nangyari sa Acts naman. Ang daming pinagaling doon sa pamamagitan nila Pedro. For example, nung si nagmay namamalimos, sabi ni Pedro, "Silver and gold have I none, but such that I have give I thee. In the name of Jesus, rise up and walk." So yung mama, gumaling right there and then. Talagang walking and leaping and praising God, sabi nga nila. Sabi nga ni Dr. Luke sa kanyang aklat ng Acts, Book of Acts. So doon, makita mo may mga gumagaling. And even merong gumaling na ano lang, no, yung madaanan lang ng shadow ni Peter. At ganun din si Paul, marami rin. And in my case, I have experienced, no, there was a time na dyaryo to noon ay nalabas ito sa magazine na Aglo, nung meron pa Aglo magazine. Mm-hmm. Na sa minister kami sa isang isla, tapos may lumapit na bingi. Right there and then, nakakarinig. Tapos nagdala sila ulit ng panibago pang bingi. So yung dalawang bingi na yon nakarinig doon mismo sa panahon na nagministeryo kami. And nagkataon sa biyaya ng Diyos, ako mismo yung nagpray doon sa bingi na nakarinig. Yung dalawang bingi na yon. Wow. At yung isa na, 27 taon na masakit ang kanyang ulo, pinagpray at gumaling. Gumaling din nung araw na yon. Instantly they got healed. At kaya ako alam kasi nga sa biyaya ng Diyos, wala akong ganung nung panahon na yon, ginamit ako ng Diyos nung pinanalangin ko sila, talagang gumaling sila. So alam kong hindi ako yung nagpagaling, si Lord, kasi pag-pray namin, talagang sinagot agad ng Diyos yung prayer. Okay. Pero Pastor Bong, ito tanong syempre ng marami, bakit may mga gumagaling at bakit mayroong hindi gumagaling? Kahit na nandoon yung faith nila sa Panginoon, nandoon ang buong pusong pagdarasal at hiling na pagalingin sila. Wow, ang gandang tanong niyan. Ano? Una, siguro linawin natin anong ibig sabihin ng kagalingan sa atin. Sa atin, madalas ang isip natin ng kagalingan, yung ating perspective na buo tayo, wala tayong nararamdamang sakit o kaya maayos ang ating pangatawan tulad ng iba. Now, pag inisip mo yung word na kagalingan, napakalawak. Kasi pwede mong sabihin completeness, no? What do you mean by completeness? Halimbawa, si Nick Vujicic, kung napapanood niyo siya, yes, wala siyang yes. limp, wala siyang ano, no? Yes. He prayed with all of his faith na talagang gumaling siya in the, ano, na ang perspektibo, magkaroon siya ng kamay at magkaroon ng paa. Pero hindi binigay sa kanya. Pero hindi binigay ng Diyos. Opo. Oo, hindi binigay ng Diyos. But ang tanong, was he complete? Obviously, yes, di ba? Complete siya, bagamat wala siyang kamay at wala siyang paa, dahil na-accomplish niya yung purpose ng Diyos para sa kanya. Obviously, ang tao hindi naman makikinig siguro sa kanya as they are listening to him now, dahil sa ano, kung hindi siya sa kanyang kalalagayan, and he became so inspirational, at ang love niya sa Diyos ay ganun na lamang kung saan nakaka-inspire, no? Dahil sa kabila ng kanyang kalalagayan, ay nagagawa niya yung kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay. So technically, he was complete. Ganun din naman si Johnny Erickson Tada. Hindi siya gumaling in terms na, kasi paraplegic pa rin siya eh. But she is complete, no? So ngayon, she is complete. Bakit? Nagagawa niya yung kalooban ng Diyos sa kanya. He was able to write a book. She was able to paint with her lips. Ang galing. And she was able to even testify about the goodness of God. So, sa madaling salita, she's complete, no? She's complete. Hindi man sa pananaw ng tao na buo yung kanyang katawan na nakakatayo at nakakalakad, pero she's complete because she is able to glorify God, the very purpose of her existence. Ayan. Kaya sa atin, kahit anong kalalagayan natin, if we will use that as an opportunity para mag-glorify ang Diyos, we are complete. Ngayon, hindi pa man natin nakikita yung physical part na healing na gusto natin, yan ay God's department because He is a sovereign God. Kumbaga, hindi natin siya pwedeng diktahan ng ating gustong gawin. Diyos pa rin siya. At siya nakakaalam kung anong higit na makabubuti sa atin. Kaya kung tayo nagtitiwala na si God yung yung nagpapagaling at siya yung ating Diyos, ibig sabihin, whatever He allows, gagamitin natin yon for His glory.
Mm-hmm. Yun. Naalala ko tuloy, Pastor Bong, ano, my aunt died recently, mga a couple of months ago, ano, of colon cancer. And she was only 63. She found out about her sickness when she turned 60 years mm-hmm. old. So nung nalaman niya yung sakit niya, fourth stage na. Wow. Pero nakita ko, no matter inobserbahan ko siya eh, kung ano ba, kung paano siya magre-react to it. You know, before yung nung mga last days niya na pag-uusap namin, sabi niya, alam mo, she calls me Yeng, sabi niya, you know what, I am grateful, you know, I'm thankful to God. Sabi niya, maybe it's not an easy way of Him calling me to be closer to Him, pero binigyan niya ako ng pagkakataon to reconnect with Him bago ko mawala. Wow. So, wow. I'm at peace, sabi niya. Nagkaroon ng pagkakataon na makapag-send pa nga si Pastor Joby Soriano ng video, ano, ng prayer. And she thought she was talking to Pastor Joby ng personal kasi sinasagot niya. But she was saying, and then after when she talked to me, she said, please tell Pastor Joby, I'm at peace. Don't worry about me. I'm ready to go. I am just more grateful than ever na nagkaroon ako ng pagkakataon to know Him more and to be closer to Him and to ask for forgiveness. So parang yun yung part of her healing. Kasi, amen. That's great. So it was ano, she died peacefully po. Never mo siyang marinig na Pagod na akong nagkikimo and everything ganito. And ano, opo, talagang she started, ano, sabi niya, I get my strength. And ano siya eh, nag-iisa siya eh, single siya na dalagang matandang dalaga. So nag-iisa America siya. So sanay siya nag-iisa lang. Mag-isa lang siya talaga sa bahay. You know, she brings herself to the hospital. Well, nagkataon naman na nurse siya. So she knows how to deal pag ano. But she would bring herself sa emergency room pag may nararamdaman siya. She was so independent. But sabi niya, at the end of the day, sabi niya, you know, I'm stronger now. I know I could do it on my own. Sabi niya, because I know God is with me. Amen. Tapos when she's in pain daw, pag may ina-atake siya ng pain niya, she just listens to Christian songs and she prays and gives her ano, peace. Talagang nare-relax daw siya hanggang nakakatulog siya at nakakapagpahinga. So may kanya-kanyang, may ano, may healing talaga. Iba't ibang healing lang. Kasi I was gonna say na bakit merong kailangang mamatay because of sakit. Yeah. So hindi healing 'yon. Parang ganun yung ngayon naisip ko while you were talking kanina na ito yung aunt ko left this world pero she's healed. She was healed. So ganun po. So I guess iba-iba depende din na lang ano, Pastor Bong, sa tanggap ng isang individual doon sa kanyang sakit. Kaya malaki bagay yung total submission sa Diyos eh. Kasi if you go against it, para si sabi mo, Lord, ang labo mo, mali ka sa inahayaan mo mangyari sa akin. O siyempre, sa theology kasi, iba-ibang pananaw. Sabi niya, no, only Satan can give sickness. No? Pero the truth is, even Satan cannot do anything beyond what God allows, no? Kaya ngayon kay Job, nagpapaalam pa siya eh. Kaya sabi niya, okay, you can touch his body but do not take his life. Ibig sabihin, God is still in control. The idea kasi dito, are we really submitting ourselves to God? Mm-hmm. Na whatever He allows, alam mo na you are, Lord, kung ano man yung ialaw mo, ano yung i-reveal mo sa akin, yun ang gagawin ko. And I would be relaxed kasi doon pa lang, you're complete eh. You're healed. Di ba? Doon pa lang. Kasi yung mindset mo, ayos na eh. Mm-hmm. Ano pong pangako ng Panginoon sa mga nagkakasakit, Pastor Bo? Ako, isa lang. Siguro, ano ko lang. Ang pangako ng Lord, all things work for good for those who love Him and walk according to His purpose. Ano yung purpose ng Diyos? That we may all conform into the image of His Son, Jesus Christ. That's the idea. So, ibig sabihin, in any condition we are in, whether may sakit o walang sakit,
ang isip natin is what would ano, how would Jesus be glorified sa gantong sitwasyon, di ba? Mm-hmm. Yan yung yan ang isang pangako ng Diyos. Now, kaya yun pa lang, alam mo na you're healed kasi una-una walang hindi mamamatay sa atin, di ba? Lahat tayo mamamatay, for all have sinned and come short of God's glory, and because of that, we will all die. And sabi nga ni ano ni Solomon, we must all die, di ba? Kung meron mang exemption to the rule katulad nila Elijah, nila ano, pero si Elijah was taken by a whirlwind, seemingly he did not die, but she was somehow back to the dust. Kasi pagdating niya, spirito din ang pumunta sa Lord eh. Pagdating niya sa, doon magpakita siya kay Jesus, spirito na eh. Ganun din naman si Enoch, and he walked with God, and wala na siya nawala because he was with God. So ganun ba, merong mga ganun nangyari. So, pero generally, mamamatay lahat eh. Mm-hmm. And the only way para hindi tayo mamatay, sabi ni Jesus, sabi niya, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, lives. Sabi niya, and those who live will never die. Kaya in our case, maaring mamatay yung ating physical na katawan, but we are not dying. We did not die, but we will just transfer residence. Kaya sabi ni Paul, merong siyang new tent or new home waiting, di ba, sa 2 Corinthians chapter 5. So, yun ang ating ano, yun ang pangako ng Diyos sa ating lahat, na ang hangad niya tayong lahat magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, siyempre, if we reject the solution of God, wala na tayong magagawa kasi there is only one way to God, and that is through His Son, Jesus Christ. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan.